Bakit sa Bethlehem ipinanganak si Hesus? Kilala ang Bethlehem sa buong mundo dahil dito ipinanganak si Hesus na siyang kinikilalang tagapagligtas ng mga Kristiyano. Ang Christianity o espiritual na paniniwala sa buhay at mga turo ni Hesus ay ang pinakamalaking religion sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang Bethlehem ay matatagpuan at bahagi ng teritoryo ng Palestine sa pamamahala ng Palestinian Authority. Pero alam nyo ba na bago pa man isilang si Hesus sa Bethlehem ay makasaysayan na ang lugar na ito? Maraming mahahalagang pangyayari ang naganap sa Bethlehem ang naitala sa Bible. Sa Bethlehem namatay at inilibing ang pinakamamahal na asawa ni Jacob. Ito ay si Rachel. Si Rachel ang ina ng kilalang Bible character na si Joseph the Dreamer at ng nakababatang kapatid nito na si Benjamin. Ang Bethlehem din ang pinangyarihan ng mga nakasulat sa Book of Ruth. Dito rin nagmula ang isa sa pinakakilalang hari ng sinaunang kaharian ng Israel na si King David. Pero sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Bethlehem bilang lugar ng kapanganakan ni Hesus. Pero bago yan ay isang pagbati muna ng maligayang Pasko. Ang Bethlehem ay kilala rin sa Bible bilang Ephrat o Ephrata. Sa wikang Hebrew, ang ibig sabihin ng salitang Bethlehem ay House of Bread. Ayon sa nakasulat sa Bible, particular sa Gospel ni Matthew at Luke, sinasabing si Hesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Pinanganak siya noong kapanahunan ng malapit na hari na si Herod the Great ng Judea. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ipinanganak si Hesus sa Bethlehem? Gayong naninirahan ang mga magulang nito na si Joseph at Mary sa Nazareth. Noong panahon bago ipanganak si Hesus ay sakop ng Roman Empire ang buong Judea at ang mga kalapit na lugar nito. Sa salaysay na matatagpuan sa Gospel ni Luke ay nagbigay ng kautusan ang emperor ng mga Romano na si Caesar Augustus na magkaroon ng registration ng populasyon sa buong sakop ng Roman Empire. At lahat nga ay sumunod sa kautusan na ito, kabilang na sina Joseph at Mary. Dahil dito ay pumunta si Joseph sa Bethlehem, kasama ang noon ay malapit na ang mga anak na asawa nito na si Mary. Si Joseph ay mula sa lahi ni King David na nagmula sa Bethlehem, kaya ito ang kanyang bayang pinagmulan. Madalas nating mapanood sa mga palabas at pelikula ang kwento kung bakit at papanong sa sabsaban ipinanganak si Hesus. Ganito ang eksena madalas nating mapanood at mapakinggan nang makarating sina Joseph at Mary sa Bethlehem ay wala nang silid para sa kanila sa bahay tuluyan. Kaya napilitan silang maghanap sa ibang lugar hanggang sa abutan na ng panganganak si Mary sa isang lugar na tinutuluyan ng mga hayop. Pero ayon sa ibang Bible scholar ay hindi ito ang totoong kwento. Kung babasahin di umano ang Bible ay walang nabanggit na taong tagabantay ng bahay tuluyan o hotel sa makabagong panahon na tumangging magpatuloy kina Joseph at Mary. Ang salitang Greek na kataloma na ang ibig sabihin ay inn o bahay tuluyan ay iba ang kahulugan kumpara sa makabagong Ingles na alam ng mundo. Ito raw ay nangangahulugang guest room o parte ng isang bahay kung saan pinapatuloy ang mga bisita. Wala rin di umano sa kaugalian ng mga Hudyo noong panahon na iyon ang tumuloy sa mga bahay tuluyan, lalo na kung buntis at malapit ng mga anak ang isang babae. Sa halip,
ay sa kamag-anakan ang mga ito tumutuloy bilang panauhin. Matatandaan na si Joseph ay nagmula sa Bethlehem at sa malamang ay marami itong kamag-anakan doon. Kaya lamang ay puno na ang bawat kwarto ng bahay ng mga kamag-anak ni Joseph. Hanggang sa nagdesisyon ang mag-asawa na sa bahaging ibaba na lang ng bahay ng isang kamag-anak ni Joseph ito manuluyan pansamantala. Noong sinaunang panahon ng mga Hudyo, ang ibabang bahagi ng bahay ay ginagawang tirahan o tuluyan ng mga hayop. At sa bahaging ito nga ng isang bahay, ipinanganak si Hesus. Kahit may kaunting pagkakaiba ng detalye ang salaysay ng mga Bible scholar tungkol sa pagsilang ng batang si Hesus, ay nangingibabaw pa rin ang katotohanan na ito ay isinilang sa Bethlehem, na ang mga magulang nito ay sina Joseph at Mary, na nagpakita ang isang anghel sa mga pastol upang ibalita na isinilang na ang tagapagligtas ng mga tao mula sa kasalanan. Na bumisita ang mga pastol na ito upang magbigay pugay sa sanggol na si Hesus. Ang tatlong magi o wise men na sa kasalukuyan ay may mga pangalang Gaspar, Melchor at Baltasar ay naglakbay pa mula sa malayong lugar upang sambahin ang hari ng mga Hudyo. At ang mga ito ay nagbigay ng regalo na kinabibilangan ng gold, frankincense at myrrh. Magkakatulad rin ang paliwanag ng mga Bible scholar sa nakasulat sa aklat ni Prophet Micah na ang pagsilang ng sanggol na si Hesus sa Bethlehem ay isang kaganapan sa propesiyang ito nakasulat sa Book of Micah chapter 5 verse 2 na magmumula sa Bethlehem ang magiging pinuno ng Israel. But you, Bethlehem Ephrata, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Sa kasalukuyan ay matatagpuan sa Bethlehem ang Church of Nativity. Ito ang lugar kung saan pinaniniwala ang isinilang ang sanggol na si Hesus. Pinatayo ang simbahan na ito ng ina ni Emperor Constantine ng Byzantine Empire. Kilala siya sa mga Katoliko bilang Saint Helen of the Cross. Bukod sa Church of Nativity, ay matatagpuan din sa Bethlehem ang iba pang mga simbahan at moske. Paborito ang lugar na ito bilang pilgrimage site ng mga Kristiyano sa buong mundo. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat!